So, Spokes, dumating na po yung mga recommendation ng WHO, ng vaccine expert panel, ng ating pong adverse event committee, at saka po ng mga expert natin. At unanimous naman lahat, no, na ang AstraZeneca, yung paggamit niya bilang bakuna, overall, ay talagang the benefit outweighs the known and the potential risks. No? Dahil tiningnan nga natin ito mga possibility ng mga blood clotting events na nakita sa Europa. Dito sa atin, wala pang nakita yung adverse events committee natin, no? Na similar cases. Pero sa Europa at sa ibang parte ng mundo, nakita na very rare naman ito. No? Nangyayari sa 1:150,000 or 1:1,000,000 vaccinees. Kaya ang pagtiningnan natin, mas malaki pa rin ang benepisyo kung gagamitin ang bakuna. So sumulat ako kanina kay Secretary Duque para sabihin sa kanya na reiterate the benefit outweighs risk and that we should continue, no, using the vaccine para po sa ating vaccination program. Tamang-tama naman, Spokes, na padating pa lang yung next vaccine natin, siguro baka mga 2 to 3 weeks. No? So yung mga nabigyan dati, matutuloy naman yung kanilang second dose. And at the same time, magkakaroon po ng panahon ng Department of Health yung ating nag-implement ng ating immunization program na gumawa po ng bagong mga guidelines. Kasi kailangan lang paalalahanan yung mga nagbabakuna. Of course, that there's the possibility of this rare side effect. At kung ano ang gagawin, kung sakaling merong makita ng mga sintomas, kung ano yung sintomas na kailangan bantayan, at guidelines lang po ng ating mga vaccinators kung sino ang pwede at hindi pwedeng bigyan ng bakunang ito.